Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay halaw sa tunay na pangyayari. Ang kwento pong ito ay binahagi po sa atin ni Boss Ariel. Ito po ang nangyari sa isang parte ng Mindanao. Ito po ang kwento. Dalawang katauhan po ang nilalaman ng ikukwento ko ngayon sa inyo. Sa akin at sa kababaryo kong si Mang Carlos. Pero parehong totoong karanasan ito. Sinadya kong dalawa kami sa kwento dahil bagamat magkaiba ang karanasan namin, ay parehong lugar ang pinangyarihan ng karanasan namin. Sa isang nilalang na hindi maipaliwanag ng agham o siyensya. Nangyari ang karanasan ko at kay Mang Carlos sa parehong tulay. Katatapos ko lang ng high school nang bumalik ako sa lupa namin sa bundok na kung saan ay napakalayo sa kabihasnan. Ang baryo namin ay napapagitnaan ng dalawang matatayog na bundok. Na kung merong nakakaalala, merong isang eroplanong Cebu Pacific ang bumagsak sa isa sa mga bundok na to. At sa kasawiang palad, walang may kahit isa sa mga sakay ng eroplanong yun ang nakaligtas. Mula sa bayan, kailangan mo pang lakarin ang mahigit 30 kilometro para marating ang baryo namin. Opo, lalakarin mo dahil walang dipasaherong sasakyan ang umaakit sa bundok dahil wala pa itong maayos na kalsada. Ang dadaanan ng mga tao kung maglalakad ang maputik na daan na ginawa ng logging company para may madadaanan ang mga logging truck sa pagkuha ng mga troso. Ang mga original na naninirahan sa bundok na ito Highlanders ay yung mga tribong higaunon na sa aming lokal na lingwahe ang tawag namin sa kanila Gali, na isa sa mga indigenous tribes sa ating bansa. Iba ang kanilang salita, paniniwala at kulturang kinagisnan kumpara sa katulad naming nagaling sa bayan o lowlander, para magkaiba talaga. Pero napakamabait ng mga higaunon. Siksik ng mga birding kagubatan ang dalawang bundok na ito. Maraming mga hayop tulad ng usa, baboy ramo ang masasalubong mo sa paglalakad na tila national park. Pero ni kahit minsan, wala akong nakikitang unggoy sa kagubatang ito. Na labis ko namang ipinagtataka. Meron akong nakikitang mga ibon na kalaw o tungkago sa tagaraw. At maririnig mo ang kanilang ingay sa itaas ng mga nagsisipagtayugang punong kahoy. At mga kwago naman sa gabi. Laging kinukumutan ng fogs o ulap ang aming baryo. At di mo mararamdaman ang init ng sikat ng araw kahit tanghaling tapat. Kaya lagi kaming nakasuot ng jacket. Di namin kayang maligo sa sapa ng umaga dahil sa sobrang lamig ng tubig.
ang mga sapa ay ginuwan ng mga lagers ng tulay. Pero di ito gawa sa simento o bakal, kundi gawa sa mga pinagdidikit-dikit lamang ng mga troso. Sa baryo namin, kape, mais, patatas, repolyo, atsal o bell pepper, kapatis at binsang pangunahing tanim ng mga tao. Walang nyug ang nabubuhay dito dahil sa sobrang lamig. Marami ring tumutubo ng mga talahib na ang bulakak nito ang siyang ginagawang materyales sa paggawa ng walis tambo. Lunes hanggang Biyernes, tumutulong po ako sa aking tatay sa pagsasaka. At kapag araw ng Sabado naman, nangunguha ako ng bulaklak ng talahib para patuyuin at maibibenta para gawing walis tambo. Ang nanay ko naman, komprador ng mga gulay. Makikisakay sa mga laging trucks kasama ang mga kinukomprang mga gulay at sa bayan niya to ibibenta. Sa pagkakataon, daladala ko ang mga pinatuyong bulaklak ng talahib para ibenta sa nag-iisang buyer sa kalapit baryo. Yung baryo na yun, kailangan kong lakarin ang mahigit 3 kilometro. At mga bandang hapon na yun. Nang marating ko ang bahay ng buyer, pumipila pa ako. Dahil marami rin ang gusto magbenta ng kanilid ko. Matapos ang mahigit 2 oras na paghihintay, naibenta ko na rin ang daladala ko. Ang pinagbentahan ay siya ko namang ipinambili ng ilang kilong bigas, asin, asukal, daing, niswa at sardinas. At dahil madami na akong dala, ibinalsa ko na lamang ang asin. Madilim-dilim na ang lalakaran ko nang mag-umpisa na ako maglakad pa uwi. Ng mga panahon, may walang liwanag yung buwan. At wala rin akong dalang flashlight o sulo. Kaya umasa na lang ako sa pagkakabisa ng aking dinadaan ng maputik at masukal na daan. Bago ako makarating sa baryo namin, dito ko madadaanan ng tulay na gawa lamang ng mga lagers. Tulad ng nabanggit ko na kanina, na yung tulay na to ay yung gawa sa trusong pinagdidikit-dikit lang. Yung tulay na to, sa ilalim nito ay isang ilog, pero medyo may kalaliman to. At sa paligid ay mapuno. Marami na kaming naririnig ng mga karanasan ng ibang mga tao o kababaryo namin nang dumaan sila sa tulay na to sa mga 10 oras ng gabi. Wala namang naibalitang masamang kasaysayan sa tulay o sa ilog na yun, pero sa di malamang dahilan ay merong mga iba-ibang kababalaghang laging nararanasan ng sino mang dumadaan sa tulay nito. At isa ako sa di nakaligtas. Nung mag-umpisa na akong tumapak sa tulay na troso, parang may naramdaman kaagad akong kakaiba. Di ko alam kung ano yun, dahil unang pagkakataon ko pa lamang na gabihin at mag-isang maglakad dun. Pero binaliwala ko na lang yun. Nagpatuloy ako sa paglalakad sa madilim na tulay. Napapayungan ng tulay niyo ng mga sanga ng isang napakalaking punong kahoy. Mga
apat o huli, limang hakbang pala mga kasutulay. Nang biglang merong pumalok ng napakalakas na parang gamit ang isang napakalaking maso sa ilalim ng haligi ng trusong tulay. At umalingaw-ngaw ang tulog nito. Grabing gulat na nakamdaman ko dito. Napansin ko ang paggalaw ng mga sanga sa mga puno dito. Na animoy may isang malaking ipo-ipo na gustong pumutin ang malaking punong kahoy na yun. Ngunit, wala namang mga dahon na nagliliparan, kundi parang tulog lamang ng bigas na inaaligtig sa loob ng sambilao. Ganoon ang itsura tulog ng puno ng mga sandaling yun. Sinipat ko kahit madilim ang ibang kalapit ng punong kahoy, pero tahimik naman sila. Ang punong nakalugkob lang sa trusong tulay ang sobrang kakaiba. Ilang segundo rin akong nakatayo sa gitna ng tulay at hindi gumalaw. Pinagmamasdan ko lang ang mga kaganapan sa paligid ko. At kasabay nun, pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Pero mas dinalasan ko pang lalo ang aking pakiramdam. Hindi ko sinasadyang napatingala sa itaas ng puno. At dahil lasanin ang mga mata ko sa dilim, kitang kita ko ang isang nilalang na napakalaki nito at nababalutan ng balahibo ang buong katawan. Nang biglang lumundag mula sa nakalugay na sanga ng puno na yun, papunta sa gitna ng malalim na tubig ng ilog. Kitang kita ko rin ang pag-alimbukay ng tubig na parang dagat na hinagisan ng dinamita. Sa lakas ng talsik nito ay umabot pa sa damit at pantalon ko ang malakas na talsik ng tubig. Kung kaya basang-basa ako, napatakbo bit-bit pa rin ang mga pinamili ko. Di ko na mabilang kung ilang beses na akong nadapa dahil sa mga nakausling ugat na mga punong kahoy at mga bato. Lubak-lubak at maputik na daan hanggang marating ko ang bakuran ng bahay ng aming kababaryo. Ito ang pinakamalapit na bahay mula rin sa tulay. Kilala namin ang pamilyang ito dahil sinanay ang taga-kompra ng tanim nilang gulay. Kaibigan ko rin ang dalawang binata ng pamilyang ito na halos yung edad ko rin. Sa bakuran pa lang nila, sigaw na ako ng sigaw ng saklolo. Ngunit walang sumasagot. Kaya pinanggit ko na ang pangalan ko. Noon pa lamang nila ako pinagbukasan. Tanda na rin ang pag-iingat nila. Hingan, pagod, uhaw at takot ang naramdaman ko nang nakapasok na ako sa bahay ng kababaryo namin. Matapos nila akong painom ng tubig at pakalmahin eh. Tinong nila ako kung anong nangyayari sa akin habang nilalapatan ng ina nila ang nagdurugo ko pang mga paa. Sinabi ko sa kanilang buong pangyayari at nalilito kung paano nagkaroon ng ganun nilang sa lugar namin eh, kahit isang unggoy nga eh wala akong makita. Sumugot naman ang dalawang binata na di daw ako nag-iisa. Maging sila man, ay naranasan din nila ang kakaibang pangyayari nang minsan silang nang huli ng kasili o igat. Isang maliwanag na hapon daw yun habang abala silang magkapatid na nang huli ng igat, ay bigla na lamang daw silang sinabuya ng tubig. Wala naman silang nakitang ibang tao sa ilog na yun nang malapit sa tulay, kundi sila silang dalawa lang. Dahil sa takot, di na nagpatuloy sa paghuhuli ng isang tabang ang magkapatid at
umuwi na lang ito sa bahay nila. Sinabihan ako ng tatay nila na doon na lamang muna ako magpalipas ng gabi at bukas ng umaga na lang ako uwi. Pero hindi ako pumayag dahil baka mag-alala naman yung tatay at nanay ko. Bakit di ako nakauwi? Yung mga panahon yun, wala pang cellphone. Kaya pinasamahan na lang niya ako sa mga anak niya na hanggang makauwi sa amin at doon na lang magpaumaga yung mga kaibigan ko. Ilang araw lang mula nung mga nangyari sa akin, nasundan na naman ito. Ngunit hindi na sa akin, kundi sa kababaryo namin, si Mang Carlos. Si Mang Carlos ay di talaga taga ron sa amin. Galing siya sa Samar at nakapag-asawa ng taga Bohol. Bagong kasal lang daw sila at pinasya nilang sa baryo namin bubuuin ang kanilang pamilya. Dahil mura pa lang ang bintahan ng lupa noon, hindi na kailangan ng titulo. Turo-turo lang. O kaya gawan mo lang ng palatandaan at gawan mo lang ng muhon. Ganoon lang kasimple ang sistema ng pag-aari ng sakahan namin noon sa baryo. Isang matipuno at malaking tao si Mang Carlos. Mga nasa edad 30 pa lang yata siya noon. At yung taas niya, mga nasa 6 feet. 6'6 ang pangangatawan. Maskulado. May angking lakas dahil sanay sa gawaing bukit. Meron siyang bagong biling lupa na napagpasyahan niyang taniman ng mga gulay na repolyo, talong at patatas. At ang lupang tinataniman niya ay hindi gaano kalayuan dun sa trosong tulay na nabanggit ko na. Ginusto niya ang pwesto niya dahil malapit daw sa tubig. Madaling makakuha ng tubig pandilig sa kanyang gulayan. Narinig na rin niya ang mga sari-sari mga kwento tungkol sa trosong tulay. Pero pinagkikibit-balikat niya namang ito. Hindi siya naniniwala. Buo ang paniniwala ni Mang Carlos sa ganitong mga nilalang. Tubong Samar siya. Kilala daw ang lugar nila pagdating sa ganong klaseng kababalagan. Bukod pa doon, siya mismo ay may taglay rin na pangontra kung sakaling mapagdiskatahan din siya. Kasalukuyang kaming nag-aani at nagtitimbang ni nanay na Mang Carlos sa mga ripoli niya. At di sinasadyang napagkwentuhan namin ang nangyari sa akin sa trosong tulay. Ilang araw pa lang dumadaan, siya din daw ay balak biktimahin ng kung sino mang nilalang na yun sa trosong tulay. Matapos yung karanasan, ginabida daw siyang umuwi noon galing sa gulayan niya. Dahil sa dami niyang ginawa, nag-iisa lamang siyang kumakayod sa gulayan niya ngayon. Madilim na ang mga oras na yun nang tahakin niya ang trosong tulay. At kagaya ko, wala rin siyang dalang flashlight o ilawan. Habang nasa unang hakbang pa lamang daw siya ng tulay, ay may naaninigan siyang isang babae na nakasuot ng mahabang puting damit. Mahaba ang buhok na nakalugay sa kanyang harapan. Kaya di niya maaninag ang mukha nito. Ang matapatan na niya ang babae ay binati niya to ng magandang gabi po. Pero hindi daw ito sumagot sa kanya. At sa pag-aakalang di siya narinig nito,
Ipinulit pa niya ang pagbati ng magandang gabi. Sabay ang pagsipat sa mukha para makilala sana. Bigla nung lumundag at kumapit sa balikat niya yung babae. Inuwakan ni Mang Carlos ang salig ng babae. Sabay hangpas ng ubod lakas dito sa sahig ng tulay. Pero tila din niya ito ininda. Muli itong lumundag sa kanya na sa ngayon ay nakakubabaw na. Kaya dalawang kamay na ang ginamit ni Mang Carlos sa paghablot sa babae sa kanyang likuran. At winawasiwas niya muna ito. Muling hinampas sa sahig ng tulay. Pero tila parang spring ng babae na muling patalon-talon sa harapan niya. Nang akma na sana siyang tumugi niya ito, ay ubod lakas na sinuntok ni Mang Carlos ang babae sa dibdib. At medyo napatras ito ng bagya. Pero ang ipinagtataka niya kung bakit hindi man lang nasaktan ng babae ng tinamaan niya ito. Napakalakas ng suntok. Ang ginawa ni Mang Carlos sa mahinang parte ng katawan ng babae. Ito yung napakalangin tao niya. Bukod sa malakas siyang suntok. Umusog muli ang babae sabay-sabing. Tabang buhok. O tumulong ka na buhok. Dito ay kusang naggalawan daw ang malalambring buhok nito. Sa sobrang tigas at sobrang baho na parang aboy ng baranong imbornal na di nalilinisan ng ilang taon. Parang may isip itong kumalikot sa kanyang ilong, tenga, mata. Nililintis ang kanyang leg at pilit na pinapasok ang kanyang bibig habang ang mga kamay ng babae ay yumayapo sa kanya. At ang sobrang baho ng buhok nito ang kung may among kapangyarihan na nagpapahina kay Mang Carlos. Kaya parang unti-unti na raw siyang nawalan ng ulirat. Pero bago siya panawan ng ulirat, inasambit na niya ang mga salitang Latin o orasyong pangontra. At dahil dito, biglang itinulak siya ng babae at mabilis na lumundag sa tubig sa ibaba ng tulay. Nakatulad din nung may nakita akong lumundag na isang malaking nilalang. Sa bari namin, halos 10 pamilya lang kami mga lowlanders na naninirahan. Magkakakilala kami ng lubusan at mga magkakumpare sa mga binyagan at kasalan. Kaya wala talaga kaming nakikitang palatandaan na meron kaming kababaryo na kakaiba. Nang minsan namin itong isinangguni sa chieftain o dato ng tribong Higaonon, sabi niya ito sa amin na ang nilalang na nakatira sa malaking punong kahoy sa gilid ng trusong tulay ay isang soropanon o isang mapaminsalang nilalang ng kagubatan. Nasa panig daw ito ng kaliwa. Iwasan na lang daw na dumaan sa trusong tulay sa mga disoras ng gabi para maiwasan ang mga di ka nais-nais na pangyayari. Sa ngayon, ay moderno na ang lugar. Simentado na ang mga kalsada. May mga posin ng mga ilaw. Yung parke na dinadalaw ng mga turista. Ang dating trosong tulay ay isang malaking steel bridge na po. Wala na rin ang mga baboyera mo, usa, kalaw at kwago dahil sa walang habas na pagputol ng kakawayan para gawing plantasyon ng palkata o rubber trees at gawing mga pasyalan. Nakakatuwang isipin na wala nang nagiging biktima pa ang soropanon o nilalang ng kagubatan. Pero kapalit naman nito
ay kalungkutan dahil wala na ang lamig dahil sa fogs. Nawala na rin ang mga kwentong kakaiba na di mo na maririnig sa bagong henerasyon. Tama nga ang kasabihan, kung meron kang makakamit, meron ding mawawala. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. At kung naibigan po ninyo ang ating kwento, ipakihit po ang like button. Pati na din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat po.